Hi everyone! Welcome back to my channel, Filicrena TV. So ngayong araw guys, at sa mga susunod pang araw, ay magkakaroon ako sa ng video na tungkol about true story, kasi na-appreciate ko yung mga nagko-comment sa akin sa mga videos ko, lalong-lalo na sa mga videos ko dyan ng mga true-to-life story ko talaga na galing sa akin. So ngayong araw guys, mag-share ako sa inyo na sana makakapulot tayo ng aral. Alam nyo na touch talaga ako sa kwentong ito. This story is the story ng husband ko, ng family niya. So gusto kong i-share sa inyo kasi hirap ako mag-English eh. Si husband ano siya, magaling siya mag-English. Pero ita-translate ko na lang sa inyo. So bago pa ang lahat, ako gusto nyo mapakinggan yung kwentong true to life story na ito. Just continue there, hang on, just be patient, and sa mga baguhan pala, thank you at in advance sana mag-subscribe kayo sa channel ko at malaking tulong po yan sa akin at papasalamatan ko ng lubos. So wag na nating patagalin pa, ito po yung kwento. So ang main actor ay si Grandpa. Si Grandpa na... hindi ko pa alam ang title. Gagawa pa natin siya ng title. Kasi pag sinabi ko dito, i-comment na dyan kung ano yung title. Tapos, hindi nyo napapatapusin. Okay. So, ito yung main actor, si Grandpa. So, si Grandpa ay, imagine nyo, si Grandpa matanda na. During that time, sa South Korea at North Korea, hindi pa sila pinaghiwalay. Wala pang South, wala pang North. Kumbaga, Korea lang talaga yung bansang yan. So, may isang grandpa, wala siyang pamilya, nag-iisa na lang siya, matanda, meron siyang kasamang kabayo. And then, wala siyang bahay, nakatira lang siya sa mga bukid kung saan siya dadatna ng gabi, doon siya magpapahinga. So, one time, alam niyo ba anong nangyari? Yung kabayo, habang nagpapahinga si grandpa, yung kabayo niya biglang... nag-ingay, iwan ko kung sound kabayo, tigitig, tumakbo yung, yung kabayo ni grandpa. Tapos, nag-iisa lang yung kabayo ni grandpa, yun na yung kasama niya. Kasi pala, doon sa kabilang dayo, sa kabilang banda, yung mga ibang kabayo, parang nag-aliwala sila kasi mayroong parang gerang nagaganap. Diba, you know, this is real story, right? Yeah, this is real story. Alam nyo bang ginagamit ko ng asawa ko na sermon minsan sa mga sa churches pag nag-aano siya, pag mayroon siyang pastor siya kasi. So ginagamit niya tong real life story na ito. So yung kabayo ni grandpa tumakbo. So wala na siyang kabayo, nag-iisa na lang siya. So anong sabi ni grandpa? Sabi niya lang, "Thank you God." Nagtingin, nagpasalamat na siya kay God. Tapos kinabukasan, dumaan si grandpa sa isa bayan. Nilipat naman siya ng bayan. May nakakita sa kanya, nakilala sa kanya. Ay, nasaan na yung kabayo mo? Sinabi ni grandpa na wala na yung kabayo niya. Tapos nagbubulungan yung mga tao, yung mga sismosa. Ay, kawawa naman na wala yung kabayo niya. Wala na siyang kabayo, siya na nag-iisa. Pero si grandpa, naglakad pa rin ng lakad. Tapos, nagpahinga na naman ulit si grandpa sa isang puno. Meron siya isang kandila, gabi na, nagpahinga siya ulit. Tapos sabi ni sinindihan niya yung kandila na yun, imahangin. Alam niyo naman sa Korea, 'di ba? May snow, mahangin, ganyan yung weather doon. So biglang inihip ng hangin yung kandila ni grandpa. Wala nang hangin yung kandila ni grandpa. Ngayon si grandpa, anong sabi ni grandpa? Thank you, God. Kahit namatay na yung kandila ni grandpa, thank you, God pa rin siya. Alam nyo anong nangyari. May dumaan na mga sundalo, nakasakay ng kabayo. Tigidig. Mabuti na lang, hindi nila nakita si grandpa. Why are you laughing, baby? He's laughing because of the sound, tigidig. So, mabuti na lang, hindi nila nakita si grandpa. Ano kaya sa tingin nyo ang mangyayari kung nandun yung una-una yung kabayo? Yung kabayo, kung nandun pa rin yung kabayo, di ba, para malulokate nila na si grandpa nandun. Kasi during that time na nawala yung kabayo is mayroong gerang nagaganap sa ibang lugar na malapit lang kay grandpa na pinagkukuha yung mga kabayo. So kung nangyari yun, pinagpapatay kasi yung mga tao doon. Kung nangyari, kung hindi tumakas yung kabayo ni grandpa, pinatay na siya. And yung second night is kung hindi namatay yung kandila ni grandpa, pinatay na din siya.
kasi dumaan yung mga sundalo na mga ano na mga Chinese daw yun according sa ano sa mama ng asawa ko. Chinese daw yun yung mga sundalong yun. So, ang nangyari, pinatay ng mga sundalo yun yung mga tao sa bayan na yun. So, si Grandpa thankful lang siya. Sabi niya, thank you God. Pero hindi alam ni Grandpa na pinatay yung mga tao na yun. Parang ang main na parang yung kabuuhan or buod ng kwentong ito ay si Grandpa ay he's very thankful kahit anong circumstances ng buhay. Kasi hindi mo pala alam may mga bagay na nawawala na mag-ililid pala tayo doon sa kung saan dapat tayo pumunta or para sa ikakabuti natin tulad kay Grandpa. Namatay yung kandila niya. Kung hindi namatay yun, siguro pinatay na rin siya ng mga sundalong mga Chinese nung dumaan sila. Kasi makikita si Grandpa dahil sa kandila niya, kaso lang naihip. I think si Lord yung umihip ng kandila niya na yun. And then, may second kwento pa ako sa inyo. Ito, second kwento. True to life story din to guys. So, pasensya na kung ano ha, kung mahaba ha. Kasi gusto kong i-share sa inyo, lalo na sa mga pinagdadaanan natin ngayon dahil sa virus na yan. So, ito guys, sa North Korea ito. Okay, North Korea ang nangyari. So, sa isang church, merong pastor, asawa ng pastor, may mga taong nagsisimba doon. So, dumating yung mga sundalong, ano guys, baby, is it, what kind of soldier there? The one North Korean? Okay. So, ito, sa North Korean, yung may sundalong North Korean din, pero kasi hindi naman lahat during that time sa North Korean, parang nalikom na nila yung mga tao ba? Parang mayroon pa rin mga tao nagsisimba kay God during that time dahil may mga missionary nagpunta doon. So, sa isang simbahan, may pastor. Yun na nga, may mga pastor, may assembly. So, dumating yung mga North Korean. Tapos, boom! Inopen yung pinto. Tapos, may mga armas sila, guys. Tapos, ginanon yung pastor. Tapos, kinuha yung picture ni Jesus Christ sa wall. Tapos, nilapag sa sahig. Boom! Nilapag. Tapos, sabi ng North Korean, kung talagang mahal mo ang Panginoon mo, duraan mo to at tapak-tapakan mo to. Kung hindi, papatayin ko yung pamilya mo. Papatayin kong pamilya mo. So, ang asawa naman, guys, honey, yobo, sige na, alang-alang sa mga anak natin, duraan mo na, sabi ng asawa. So, alam nyo ba nangyari, guys? Mga tao nakatingin, syempre, pastor. So, dahil si pastor, dahil may anak siya, sinunod niya yung payo ng asawa niya, dinuraan niya yung picture ni Jesus Christ, and then tinapakan niya, and then pinapunta siya dun sa gilid ng North Korean na soldiers, punta ka dun, and then next. So dahil nakita ng mga tao na yun ang ginawa ng pastor, ginaya din nila, okay, punta kayo dun. Until one last na tao is yung bata, 9 years old siya, babae. Tapos sabi niya, halika dito. Tapos sabi niya, duraan mo to, kung talagang mahal mo ang Panginoon mo, duraan mo to at tapak-tapakan mo. Sabi niya, hindi ko kayang gawin yan. Sabi niya, mas okay pa na mamatay ako kaysa sa duraan ko yan at tapak-tapakan ang Panginoon ko. Sabi niya, hindi mo duduraan, papatayin kita. Sabi niya, hindi niya talaga kayang gawin, guys. Sabi ng 9-year-old girl. Tapos alam nyo ba, guys, ano nangyari? So, nakatayo lang doon yung babae na 9 years old. Tapos nakagano na yung ano niya, yung baril niya. Tapos sabi niya sa mga tao na pinapunta niya doon kasama ang pastor. Sabi niya, kung maniniwala kayo sa Panginoon nyo, maniwala kayo hanggang dulo. Hindi yung, baby, wait. Maybe I will talk as my husband, baby. So, the soldier, the North Korea soldier, what did he say to the girl? Baby, help me. He said,
Help me, baby. Maybe she said to all those other people. No. No, I'm not a believer. I'm not a Christian. Nothing like that. But if you're gonna believe in Jesus, right? Believe like this little girl, right? Mm. And then it says a bunch of cowboys, and he shot everybody else, and he just let the girl live. Okay, so yun nga yun, guys. I-translate ko ka. So, ang sabi ng North Korean soldier, sabi niya, I'm not a believer of Christ. Pero kung maniniwala kayo sa God nyo, just be like this little girl. Don't be like a coward. Huwag kayong maging tanga. Huwag kayong maging katulad ng ginawa nung ano, nung pastor, di ba? Naniniwala siya sa asawa niya. Meaning, hindi niya talaga love si Jesus Christ. If you really love Jesus Christ, do it till the end. Do it with your heart. Right, baby? If you can believe like her. Don't be like a, you know what I'm saying? Mm-hmm. Coward. Cowards. Be like that, you know? And then he decided to kill everybody else and just save her. Okay, so that's our true story, guys. That's true story. True story, yeah. So, it's a, ano nangyari? Bakit alam ko yung kwentong na yan? Kasi yung little girl na yan, guys, ano siya, nagsisimba siya sa simbahan ng ano ng tatay ng asawa ko, kasi pastor din yung tatay ng asawa ko. So kaya doon parang yung siya, he's a living testimony ng ano ng sa pangyayaring yan, guys. So I hope na nakapulutan natin ng aral ito, at sana marami pa akong ma-share sa inyo, at sana huwag kayong masawang manood at mag-comment ko ang may gusto kayong i-share ko. God bless you all.